Hi everyone! For today's video, I'm walking here in our community. Ayan siya guys, meron ng snow today. So start na po mag-snow. And for today's video, pag-uusapan natin yung mga reason kung bakit ayaw ko. Or for me, hindi maganda yung Canada. Kasi maraming naman kasi nagagalit pag nagsabi ko ng opinion mo itong mga taga-Canage, mga Pinoy na kapag sa Canada. If you're telling what you really feel, nagagalit sila. Pero this is my opinion. This is what I feel. This is my experience. So, sana i-respect niyo, di ba? Kasi kanya-kanya naman tayo ng opinion and experience in life. So, first the reason kung bakit ayoko dito sa Canada. Ayan, kita niyo yan. Kita niyo yan. So boring, di ba? Ang boring na wala kang makitang tao. Di ba? Lalo na tayong mga Pinay, mahilig tayong mag-socialize. We love to talk to our neighbors. We love to talk to our friends. We love to meet people. But here, it's quite possible. And mostly kung gusto mo mag-socialize, you need to go to the bars, which is yung bars naman nila dito, hindi tulad sa atin bars or restaurant or malls, hindi naman tulad sa atin na very accessible dito. Here kung wala kang car, may hirapan ka bumunta sa mga bars, malls, restaurant. Kasi lalo na pag winter time, mostly mga tao hindi na lumalabas ng bahay. Kaya wala ka siya masyadong makita ang mga friendship na pwede mong kausapin. And of course, one thing I don't like here in Canada is the tax. Guys, yung tax dito hindi basta-basta. 27% to 30% ng income mo will go to the government. Yan po yung nawawala sa'yo. Lalo na pag ano ka, pag single ka, wala kang dependent, mas malaki yung tax mo. Ayun. Kaya sayang na you're working so hard, especially yung mga mostly sa Filipino dito, it's 2 to 3 jobs. Tapos most of that salary napapunta lang sa kanilang sa tax, di ba? And second, ayaw ko dito is yung healthcare. People say it's free. Yeah, it's free. Pero sa laki ng tax na kinukuha nila sa'yo, parang binayaran mo na yun in advance. Pinapalabas na nila na free. And also, takes time. Sobrang tagal bago ka ma-accommodate. Ang hirap kumuha ng appointment. Kung nagpapacheck up kami ni jowa, minsan abutin kami ng 2 weeks para lang makahanap ng appointments. Kaya minsan, pag may mga blood works ako, 2 weeks before or at least month before ako nagpapa-appointment, or else hindi ako ma-accommodate or makakuha. And then, na-accidente ako before sa may Edmonton. 24 hours ako sa hospital nakastay bago ako na-accommodate ng hospital ng doctors, diba? Ganun po katagal. And of course, yung mga doctors dito, they're not same doctors in the Philippines na parang you really feel the care. Na parang bubustin talaga nila kung ano nararamdaman mo. Here, parang check. Tapos yun, sabi nila, uy, ito kailangan mo ganyan. Na parang it's not same back home na talagang thorough check-up talaga sila. Kaya siguro free, kaya ganun. And then, one thing I don't like it here is the high cost of living. Mahal po manirahan dito sa bansang Canada. Diba? Kala nyo lang ha. Kala nyo ganun kadali. Mahal dito, mga guys. Yung bahay dito, pag nag-rent ka, yung mga 2-bedroom apartment, pag buong family kayo, that's 2,500
something like that. Or more pa yan pag sa ibang provinces ka or ibang city ka like Vancouver and Toronto. I'm glad na we're here sa Calgary, medyo mababa ng konti. And my fiancé owns the place, so hindi ako nag-rent. Kaya nakakasave ako ng very light. But before, talagang binabayaran ko sa bahay, it's like, ano, mga $900 siguro. $900. That includes the bahay, plus yung mga kuryente, tubig, you know. So, mga ganun din siya. Yung internet dito, mahal din yung internet, mahal din dito yung transportation, kasi kabawat sakay mo dito, parang it's $3.70 yung magkano yun sa Philippines. That's more than $100+, so something like that. So kaya minsan ayaw mo na. Tapos, pag winter, ayaw mo talaga mag lumabas na lang. Tsaka ang tagal ng mga buses dito, maiwanan ka lang ng very light. Mag-wait ka na naman ng another 15 minutes sa labas na pagkalamig-lamig. Diba? Tsaka, di convenient for me ha. Di siya convenient kasi. Hindi kasi siya tulad sa atin, nasasakay ka ng tricycle, tapos pwede ka na ihati doon sa destination. Minsan bababala sila sa station na yun, tapos lalakarin mo na kung saan-saan. Kasi wala naman silang, aside from buses and train, wala naman silang ibang other options. Or next to that is mag-Uber ka na, napagkamahal-mahal din yung Uber dito. So, ayun. And lastly, that one thing I don't like here, it's the weather. Ang winter time here, it's last 6 months to 7 months. So, it's so depressing. Nakaka-depress po yung ganung weather. It's not good for my mental health. Kaya, I don't know bakit nakakayanan ng iba. They're just so strong. Pero ako kasi ayaw ko. I don't wanna stay here during winter time. That's the reason why I go back home. That's the reason why I stayed. And talagang open ako ng negosyo ko sa Philippines para I have the choice na pag winter time makaka-uwi ako. So ayan, and sa lahat ng mga gusto pumunta dito, mag-be-ready lang kayo kasi it's not as beautiful as you see in social media. Iba po yung realidad dito sa Canada sa kaysa social media. Huwag po tayo maniwala doon. And of course, may maraming hindi pong mga vloggers that they are paid vloggers na yung sinasabi nila is about yung maganda about Canada. They don't that honest. Hindi sila ganun ka transparent na they need to be to tell the truth what's the good and bad of this country. So, ayan lang. Thank you.